Good day, everyone. Today we're going to talk about Lesson 9, Sexual Self, Understanding the Chemistry of Lust, Love, and Attachment. Actually, this is one of the most interesting topic in the subject because it is all about lust, love, and attachment. We're going to see how our brain works when these three stages in falling in love works, the lust, love, and attachment. So understanding the chemistry of lust, love, and attachment. So this section will provide understanding on developing a sexual self-concept that is an important developmental task of adolescence. However, little empirical evidence describes this development, nor how these changes are related to development in sexual behavior. So highlight of this part is the understanding of the chemistry of love, lust, and attachment. The psychological aspect, of course. Alright? So, and the sexually diverse behavior. And now, let's proceed to the content of this lesson, Understanding the Chemistry of Lust, Love, and Attachment. Alright, so according to anthropologist Helen Fisher, there are three stages of falling in love. In each stage, a different set of brain chemicals run the show. These stages are lust, attraction, and love. So sinasabi ni Helen Fisher na meron daw tatlong stages of falling in love. At dito sa tatlong ito, bawat stages na ito ay merong specific na brain chemicals na gumagana or nagiging active. So, yan yung isa sa highlight ng ating pag-uusapan with regards to this topic, understanding the chemistry of lust, love, and attachment. So, these stages are lust, attraction, and love. Una, dako muna tayo dun sa lust na tinatawag. So, ano nga ba kapag sinabi natin lust? Lust is driven by the desire for sexual gratification. The evolutionary basis for this is from people's need to reproduce and is shared among all living things. All living things. Okay? So, kumbaga, i-differentiate natin muna, kumbaga, yung pagkakaiba nung love at saka nung lust. Kasi yan ang isa sa common, na parang dinidifferentiate. So, diba, parang ang dating kapag sinabi nating love, selfless siya. Hindi siya makasarili. Tinitingnan niya yung kapakanan ng ibang tao. Okay? Whereas, kapag ka lust, more on, yun nga, pagiging makasarili, so selfish siya. So, kumbaga, kung i-differentiate lang natin, kumbaga sa panimula, okay? So, ang idea, kapag sinabi natin lust, it looks for what it can get, okay? Kung ano yung makukuha niya, not what it can give. Hindi yung kung ano yung may bibigay niya. So, yun talaga, talagang parang, kapag itong lust na ito ang sabihin natin, dine-define natin, more on talagang parang makasarili ang anyo nito, okay? Nang lust na sinasabi. Alright, now, when people are in the stage of lust, they feel physically attracted and drawn to their object of affection. There are elements of mystery that make things exciting. So, kapag kasi itong lust ang gumana sa atin, So, ang isa sa pinaka-common, siyempre, physically attracted, pero more likely para mas appropriate, sexually attracted, yung gumagana. So, yung mga ganun, yung intense desire mo dun sa tao. So, ganun ang sinasabi natin kapag lust na ang pinag-uusapan. Alright? Now,
Ang nakalagay dyan sa ating PowerPoint ay sexual gratification nga, no? Lust is driven by the desire for sexual gratification. Yung kasi ang focus niya, no, about sa sex, ano, instead about sa mga care, love, okay, mga ganon, and understanding sa iba. Pero more on talaga makasarili yun, mga sexual gratification. Nakalagay dyan, the evolutionary basis for this is from people's need to reproduce, a need shared among all living things. So, may purpose para daw, ang idea niyan, ano, to reproduce, need to reproduce. Through reproduction, organisms pass on their genes and contribute to the perpetuation of their species. So, kumbaga, para mapagpatuloy, ano, yung kanyang lahi. So, ganun ang idea, ano, diba? So, reproduction. Yung kinukonekta natin, ano, yung word na last sa ibang word, like reproduction, sexual gratification, okay, yung mga ganun bagay. Anyway, next, the hypothalamus. Diyan na ngayon papasok yung idea ng hypothalamus. So, ano ba kapag sinabi nating hypothalamus? So, it is the part of the brain plays a big role in this, okay, dun sa last, stimulating the production of the sex hormones, testosterone and estrogen from the testes and ovaries. So, ngayon, ito na yung sinasabi natin na brain chemicals, yung kumbaga na ipoproduce ng ating hypothalamus. So, ano nga ba yung hypothalamus? So, sinasabi na ang hypothalamus ay yung small part of the brain na nasa center ano ng ating brain. So, maliit lang siya pero napaka-importante yung kanyang function ano, sa atin. So, small but important area in the center of the brain. Yun yung tinatawag nating hypothalamus. Ngayon, bigyan lang natin ng konting detalye kung ano ba tong hypothalamus. It plays a part in many essential function of the body. Katulad halimbawa ng body temperature, thirst, appetite, and weight control, emotion, sex drive, blood pressure, and heart rate. Okay, yung mga nabanggit, yung mga common na sabihin na natin na mahalaga, ano, mga gamang basic, pero yun yung mga kinokontrol ng part of our brain na hypothalamus. Yung ating body temperature, yung ating kapag ka nauuhaw tayo, yan ang gumagana. Yung pagka nagugutom tayo, appetite and weight control, ano. Tapos maging ang ating emotion daw, tapos yung sex drive, and also blood pressure and heart rate. Kaya nga, kung titingnan nyo sa ibang case, ano, halimbawa, meron, rare case lang naman to, parang ang idea, may problema siya sa part of the brain niya na yung pagtibok ng kanyang puso, literally ha, ay parang talagang inoobserbahan niya. Kasi kapag hindi niya, parang ang idea, inoobserbahan or ang idea, tinitingnan niya, no? So, chinecheck niya. So, parang idea, natigil kasi. Parang ganun. At saka yung paghinga. Related kasi sa paghinga, syempre. So, parang ganun ang idea. Rare case siya na since may problema siya sa hypothalamus or part of the brain responding to or responsible to paghinga. So, kailangan talagang minomonitor niya from time to time. Something like that yung idea na ganun. Kaya, talaga sa ating part of the brain, mahalaga na makita natin yung different function na rin. Ano? Na halimbawa, kapag ka nagka-problema ka sa part of the brain, responsible nga dun sa paghinga, so talagang mahirap na. Ano? So, anyway, going back. Dito sa ating pinag-uusapan sa hypothalamus, ano? So talagang small siya, pero napakalaki yung kanyang role sa ating bilang tao, ano? So, nagko-control halos lahat na important na ating bodily function, ano, kumbaga.
Okay. Anyway, nakalagay dyan, ano, huwag na natin babaan. Isa rin, kumbaga sexual drive. Kaya nakalagay dyan, stimulating the production of the sex hormones, testosterone, and estrogen from testes and ovaries. Ganito kasi yan, ipaliwanag natin ng mabilis. Dito, sa tinatawag natin sex hormones, testosterone. Una, ito yung commonly sa male. Okay, testosterone. Sex hormones ng male ay tinatawag na testosterone. Ito ay napoproduce itong brain chemicals na ito, yung testosterone. Okay? So, kumbaga, nasesend ng hypothalamus sa ating body. So, particularly dun sa testes. Pagka lalaki ha. So, yan, nagpoproduce ng testosterone. Okay? So, ayan, yung male sex hormones. Ngayon, kapag ka-illustrate natin ano, sa ating literal na buhay, okay? Ito yung mga pagkakataon na halimbawa, makikita mo, halimbawa sa mga comments sa video, sa YouTube or what, nakikita mo yung mga comment doon, kapag sobrang lalaki ng muscle, okay, nakalagay doon sa comment, sabi, oh, mataas ang testosterone nito, okay? So, kaya nga, ito, kapag sinabi ng testosterone, so it talks about, kapag it helps to build muscle and bone mass. Kaya kapag yung talagang natural or talagang malaki yung katawan, ano, malaking muscle. So, ibig sabihin, mataas yung testosterone niya. Okay? So, ganun talaga. At tinitingnan din natin dyan yung mga physical okay, features ng isang tao. So, with regards to the sex hormones, kapag pinag-usapan natin yan. Okay? So, yan, malaki yung muscle, ano? So, kapag mataas yung testosterone. So, yan. Example lang yun, ha? Now, next naman, we have estrogen. Actually, dalawa yung sex hormones ng female. We have progesterone and estrogen. Pero ang focus natin ay estrogen. Dito sa estrogen, ang idea nito ay, let's say, affect person's appearance and sexual development. The same thing kasi, ano, syempre, kapag sex hormones, yun ang tinitingnan natin, it affects person appearance, yung kanyang anyo, ano, kagaya nga nasabi ko, yung pagiging mamasel, ano, kapag sa lalaki mataas yung testosterone, and also, yung sperm production na rin, tinitingnan natin dyan, okay, dito sa testosterone. Okay, so anyway, going back, dito sa estrogen, napoproduce naman siya sa ovaries. Okay, di ba yung kanina, testosterone sa testes, ito naman, estrogen sa ovaries. So, dito, makikita naman natin, ano, responsible for female physical features and production. So, para bang kung ating isasummarize, physical change that turns a girl into a woman. Ibig sabihin yun sa puberty. So, kapag itong estrogen gumagana, so, related din siya dun sa changes, ano, developmental changes ng isang babae. For example na lang, wala pang breast, siyempre nung bata pa. Pero nung nasa stage na siya ng adolescent, and then tumatanda-tanda na, yan, ano, nade-develop na yung kanyang, you know, kumbaga sexual development. Okay? Nagkaka-breast na at pubic hair, okay, yung mga ganun. So yan, dyan gumagana yung tinatawag nating estrogen. Kaya nga sex hormone related to that, ano, sexual development. Okay, so I hope clear na sa inyo yung mga ganong bagay, ano, yung pagkakaiba ng dalawa, testosterone and estrogen. Mahalaga yan na ating maunawaan. Pero yun nga, yung hormone na yun, testosterone and estrogen, yun yung pinaka-focus ng lust. Okay, so lust ang tinatawag natin. Alright, so next, I think next na tayo, ano? So, nakalagay dyan, while these chemicals are often stereotyped as being male and female, respectively, both play a role in men and women. As it turns out, testosterone increases libido in just about everyone. So, ito kasi, parang yun nga, stereotypically, ano, stereotype na yung male ay sa testosterone and yung female ay sa estrogen. Yun ang pinaka-common talaga. No? Parang in-stereotype natin na gano'n. Pero kung atin daw titingnan na malalim, ito ang testosterone ay gumagana din sa iba, no? Or kahit sa female. Something like that, yun ang idea dyan. No? So,
So, kaya nakalagay dyan, as it turns out, testosterone increases libido in just about everyone. The effects are less pronounced with estrogen, but some women report being more sexually motivated around the time they ovulate when estrogen levels are highest. Okay? So, ayan, ha? So, kaya nasabihin na natin a male ay para sa testosterone and female ay para sa estrogen, still applicable pa rin siya sa ibang over the other din, ano, na, kumbaga, gender. Okay? Pero mas active lang talaga, ano? Okay? Kung sa male, mas active yung testosterone, sa female, mas active yung estrogen. Alright. So, I think let's proceed to the next, which is the attraction. So, ano nga ba kapag ka sinabi nating attraction? So, let's move on na, no, sa susunod na usapin. Kung yung kanina last, ngayon naman ay attraction. Okay. So, ano ba nakalagay dyan? Attraction is characteristic that causes pleasure or interest by appealing to a person's desires or taste and causes one to be drawn to other. To the other, ano? So, parang mai-relate natin sa infatuation na rin, ano? Attraction. So, kasi masyado kang physically attracted. Kung yung isa, sexually attracted ka, ngayon naman, ang dating yan, physically attracted ka. Gustong-gusto mo laging makita. So, kaya nakalagay dyan, ano, in this stage, a person may begin to be obsessed about their object of affection and crave for his presence. Ayun na nga, sinasabi natin, ano, a person may don't feel like is living or eating. Yan, pagka nasobrahan. People can certainly lust for someone they are attracted to and vice versa. One can happen without the other. So, dito ang idea nga naman na sinasabi natin, ano, sa attraction, talagang na-obsess ka sa ibang tao. Okay? So, halimbawa, crush or infatuation na. Gusto mo laging makita, ano, yung crush mo. Okay? So, yung mga ganun mga pagkakataon. So, parang hindi kumpleto yung araw mo kapag ka hindi mo siya nakikita. Something like that, ano? So, pagka nasobrahan, parang hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog kasi lagi mo siyang iniisip-isip. Commonly sa mga ganyan ay kapag ka talagang malakas yung feelings. Ibig sabihin, dun sa kapag ka nagsisimula, ano, yung feelings mo sa ibang tao na something na na-attracted ka talaga. So, para ma-relate nga natin yan sa infatuation, di ba? A feeling of foolish or obsessively strong love for, admiration for, or interest in someone or something. Kapag sinabi natin, infatuation. Okay? Now, going back, dito sa attraction. So, love is its own reward. So, para sa kanya, ang idea, yung pagmamahal sa ibang tao, rewardful sa kanya. Okay? Something makikita niya na as reward. Okay? So, ganun. Kaya ang focus dito, yung word na reward. Okay? Dito sa attraction. Okay, so, next, anong nakalagay dyan? Attraction involves the brain pathways that control reward. Ayun na nga ang sinasabi natin. Reward behavior, which partly explain why the first few weeks or months of a relationship can be so exhilarating and even all-consuming. So, para bang idea, di ba, kapag ka, yung emotion ay talagang matindi, ano, sa unang, halimbawa, pagkikita or what, you know, something like that. So, something rewardful para sa'yo. Pero ang idea niya, nakalagay dyan, ano, explain why the first few weeks or months of a relationship can be so exhilarating and even all-consuming. Kasi nga, sobrang ng energy, no? So, parang sobrang napapagod ka, no? Ibig sabihin, yung energy in terms of pag-iisip, okay?
So, ganun ang ating sinasabi ha. Hindi yung kung anong mga ibang energy na baka kung anong isipin natin ha, na napagod sa energy. So, ang tinutukoy ko, masyadong talagang malakas yung emotion niya. So, since ganun, so, inisip-isip niya masyado at yung interaction niya dun sa ka-relationship niya in the first few weeks or months, talagang napakatindi ng energy na parang maapektuhan siya, na? So, ganun. Anyway, next na natin, ano, na ating pinag-uusapan. Yan. Nakalagay nga pala dyan, ano? Sige, next. Next na pala tayo, ano? Dopamine, ano? Ito yung main player daw in the brain's reward pathway. Okay, yung kanina, ang idea, testosterone and estrogen, ngayon naman, dopamine. When it releases, people feel good. In this case, these things, spending time with loved ones with high levels of dopamine and related hormones, norepinephrine release. Pero bago tayo dumako dyan, ano, balikan lang natin. Ang idea kasi ng attraction, kung babalikan natin yung unang nakalagay, ano, characteristic that causes pleasure or interest by a feeling to person's desires or taste and causes one to be drawn to the other. So, kung ano yung gusto niya, so, nagiging interesado ka. Okay? Yung attention mo na papapunta sa kanya. Kaya kung ma-relate natin yung word na attraction, pwede natin ma-relate sa word na talagang infatuation or attention. Yan. So, magkakatunog. Ano? Anyway, going back. Dito, tinutukoy natin dopamine. Dopamine, ano? Rewards pathway. Brain's reward pathway. When it is released, people feel good. In this case, these things spending with loved ones with high levels of dopamine and related hormones. Dito kasi, ang idea, kapag ka sinabi nating dopamine, ano, kapag ka tayo gumagawa ng something rewardful nga naman, ano, so dyan gumagana yung dopamine natin. Okay? So, ayan, dopamine. Itong dopamine na tinutukoy natin, pinuproduce din siya ng hypothalamus. Okay? The same as dun sa mga nauna, pinuproduce din siya ng hypothalamus. Itong dopamine. Pero mamaya, sige, ating bigyan ng mas malinaw na pagpapaliwanag kapag tinatawag natin na dopamine. Alright? So, next na muna. In addition, norepinephrine plays a large role in fight or flight response, which has to say when people are stressed and kept them alert. Gana rin kasi siya, no? Ma-relate natin itong norepinephrine, ano, dito nga sa attraction. In which, ito, brain chemicals din itong tinutukoy, norepinephrine, dopamine. Nakalagay dyan, plays role in fight or flight response, which has to say when people are stressed and keep them alert. So, para ang idea, alerto ka or nabubuhayan ka ng diwa, no? Yan yung tinatawag natin na norepinephrine. O kapag ka nakaka-encounter ka ng something dangerous, ano? Or danger, ano? So, gumagana norepinephrine. Ngayon, paano ba natin ma-relate yung norepinephrine sa ating tinutukoy na usaping ito? These chemicals makes people energetic and euphoric that can lead to decreased appetite and insomnia. So, ayan na nga ang tinutukoy natin. Which actually means a person is so in love that this person cannot eat or cannot sleep. So, kapag ang focus natin, yung dalawang, ano, yung dopamine at norepinephrine. So, kumbaga, ang idea niyan, nade-decrease na daw yung iyong appetite at yung insomnia. Hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain. So, kasi you feel energetic. So, ganun ha. Kapag tinawag nating dopamine, ang
Sinasabi kasi, ang dopamine ay happy hormones. Okay? So, ganun. Kaya, you feel energetic, euphoric, yan, kapag gumagana na yung dopamine and also yung norepinephrine. So, in addition, ayun na nga yung norepinephrine na ating tinutukoy. Okay? So, I hope na naintindihan natin or na hahagip natin yung ating pinapaliwanag ano about sa pagkakaiba ng dalawa. So, ngayon, ito kasi, norepinephrine din kasi, ano, tinatawag din siyang stress hormones. So, it release into the blood as a stress hormone when the brain perceive that a stressful event has occurred. So, kapag ka talagang, halimbawa, na-stress na tayo or what, ano, halimba, sa pag-aaral, na-stress na. So, nagre-release, ano, yung ating, kumbaga, hypothalamus under dun sa norepinephrine, ano, yan. So, dyan papasok yung norepinephrine, stress hormone. Okay? So, ayan, next. Brain scans of people in love has actually shown that the primary reward center of the brain. So, yun ang tinutukoy natin yung kanina, yung dopamine. Kapag ka gumagawa ka ng something or something na bagay na something rewardful para sa iyo or pinaghirapan mo or what, so, gumagana yung dopamine mo. Nagiging masaya ka. Nare-release. You feel good about yourself. Kasi nga, something rewardful eh, yung pinag-uusapan natin dyan. So, dyan papasok yung dopamine. Alright? So, next. Ano nakalagay dyan? Finally, attraction seems to lead a reduction in serotonin, a hormone that is involved in appetite and mood. Ang interesting daw, ano? Interestingly, people who suffer from obsessive-compulsive disorder also have low levels of serotonin. Leading scientists to speculate that this is what underlies the overpowering motivation that characterized the beginning stages of love. So, gana rin. Ito something interesting talaga. Yung word na serotonin. So, attraction seems to lead to a reduction in serotonin, a hormone that is involved in appetite and mood. Ang daming ano, no? Brain chemicals na tinutukoy. Pero, parang idea, the same function. Pero, iba't iba, ano? Ibig sabihin, meron siyang specific na function. Okay? Something like that. Medyo may pagkakapares lang yung idea, pero meron siyang talagang specific na function. Halimbawa, norepinephrine. Ito ay para maging awake tayo, ano? Sa kinakaram na something dangerous na pangyayari or na-encounter mo. Whereas ito namang serotonin, it involves naman yung appetite and mood. So, ganun rin kasi siya. Whereas kapag ka dopamine naman, kapag ka nga something rewardful, ano, yan, gumagal. So, ito, serotonin, no, ating bigay ng pansin. Nakalagay dyan, attraction seems to lead to a reduction in serotonin. So, mas bumababa daw yung serotonin mo kapag ka na-attract ka sa ibang tao or nagkakaroon ng attraction. A hormone that is involved in appetite and mood. Din nakalagay sa obsessive-compulsive disorder, low level din ng serotonin. Diba kung ating i-recall or kung familiar man kaya, no? Kapag kasi sinabi natin obsessive-compulsive disorder, paulit-ulit mong ginagawa. Alam ba, paulit-ulit ka naghugas ng kamay, paulit-ulit ka naglilinis ng doorknob. Okay? So, ayan yung mga may obsessive-compulsive disorder. So, kumbaga paulit-ulit talaga. Ngayon, nire-relate. Kapag ka daw may obsessive-compulsive disorder ang isang tao, low serotonin daw ang gumagana, mababang serotonin. So, the same as kapag ka na-attract ka sa ibang tao, low serotonin. So, ibig sabihin, yung idea ng mood and appetite, so, hindi siya gaanong gumagana. Or ibig sabihin na papabayaan mo. Okay, something like that. So, ibig sabihin, sige, ito para mas malinaw. Kapag ka sinabi nating low serotonin, unstable yung mood mo. Okay? So, unstable yung mood mo. So, ibig sabihin, talagang walang control sa iyong ginagawa.
So, gaya ng usapin dito, nakalagay attraction. So, kapag ka na-attract ka sa ibang tao or sa iba, no? So, ang idea niyan, parang wala ng control or hindi mo na nakokontrol lang yung sarili. Kasi too much na, no? So, mababa yung serotonin mo. Nagiging unstable na yung mood mo. Maaring madali kang masaya or madali kang malungkot. Madali kang sumaya or madali kang lumungkot. So, nakita mo lang na something negative, no? Na nangyari. Okay? Dun sa taon na na-attract ka. So, madali kang lulungkot masyado. Ano? Masyado kung malulungkot, I mean. And kapag nakita mo naman something favorable sa iyo, dun sa taong na-attract ka, ano? So, madali ka namang sasaya. So, ganun yung idea ng serotonin na sinasabi natin. So, kapag ka low serotonin, unstable yung mood mo. Whereas, kapag ka balance lang yung serotonin mo, so, nakokontrol mo syempre yung iyong mood and emotion. So, kaya nga nakalagay dyan, ano? A hormone that is involved in appetite and mood. So, kumbaga may balance. So, kapag tama lang yung serotonin level mo, so, nakakakain ka pa ng ayos, nakakatulog ka pa ng ayos. Something like that, ano? Now, meron tayong tinutukoy na SSRI. May connect ako lang, ano? Bigla ko lang na-recall or naalala. So, kapag sinabi nating SSRI, ano nga ba yun? Selective serotonin reuptake inhibitor. So, selective serotonin reuptake inhibitor. Ano nga ba ito? Kapag sinabi nating SSRI, ito yung drug na ginagamit para sa mga taong may depression. Kasi alam naman natin, halimbawa, di ba, depression. So, sila yung mga taong sadyang, yun nga, nakakaranas ng matinding lungkot for years or hindi lang sa isang taon na, kundi madaming taon, okay? At yan ay yung period sa bawat araw, ano? Yung intensity, okay? Yan ang pinag-usapan natin kapag depression. Ngayon, kung i-connecta natin yung SSRI, ano nga ba ang function nito sa depression? Sinasabi na itong SSRI or Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, so antidepressant drug siya. So, it increases the brain serotonin levels. So, yun ha, yun ang idea lang naman ng SSRI. So, pinapatake itong SSRI sa mga taong may depression. Pero depende ha sa mga taong may depression kung ano yung kanilang gamot. Iba't iba kasi ang gamot nila eh. So, isa na rin itong SSRI. Halimbawa, nag-take ng SSRI. Ngayon, ang mangyayari sa kanilang brain physically ha, na malalaman natin, ay yung pag-increase ng kanilang serotonin level. Ibig sabihin, di ba, kapag depression, unstable ang iyong emotion. Meaning to say, sadyang lagi ka malungkot, hindi talaga balance. Ano? So, either talagang lagi ka malungkot. So, ngayon, itong SSRI ang nagpapabalance sa iyong mood. Okay? Kaya nga, antidepressant eh. Okay na? Drugs. Yun lang naman, siningit ko lang. Ayoko na masyadong pabahin pa yung paliwanag with regards to that. Okay? So, basta ganun yung idea natin ng SSRI. No? Para sa mga taong may depression. Yun yung isa sa treatment, kumbaga. Okay? So, I hope okay na tayo dyan about sa usaping attraction. Attraction pa nga tayo, no? So, related din sa attraction ay yung ang idea, yung overthink. Nag-overthink ka masyado, inisip-isip mo nga lagi, ano? Kaya hindi ka na makakain. At di mo na makontrol yung mood. Okay, in turns, yung iyong serotonin ay mababa. So, ayun. Alright. So, okay na tayo sa attraction, I think. So, in the end, everyone is capable of defining love for themselves and for better or for worse. It's all hormones. Maybe each of us can have chemistry with just about anyone. Okay, next, we have attachment. Ito na yung huling stages of love. Actually, ito yung parang pinaka-mature ano, na stages of love daw. Attachment. So, yung pinaka-mababa, last, then sumunod, attraction, then sumunod naman, panghuli, attachment. So, nakalagay dyan, these stages involves wanting to make a more lasting commitment to your loved one. Pinag-uusapan natin dito ay long-term relationship.
all the goals are dedicated to the object of affection, being a part of a person's life. So gusto mo na talaga makibahagi sa buhay ng ibang tao. Okay? So yan, pwede siyang pumasok sa friend zone na rin, ano, kung di man talagang romantic relationship, pero friend zone niya, mga pangmatagalan, okay? So, ayan, or asawa na mismo. So, mga ganong usapin. Now, sinasabi na ang attachment is a predominant factor in long-term relationship. Kasi nga, ang focus niyan ay long-term relationship, pangmatagalan talaga. So, ayan, ano? Lasting commitment to your loved ones. Alright, so nakalagay dyan, ano pa ba? While lust and attraction are pretty much exclusive to romantic entanglements. Okay, so more likely kasi yung lust at attraction ay ang focus ay romantic entanglements. Okay, mga yan, pagjojowa-jowa, okay? Attachment mediates friendship, ayun na nga, friend zone. Parent-infant bonding, okay, social cordiality, and many other intimacies as well. So, ayan yung mga attachment, pang matagalan talaga. So, kahit yung relationship mo daw sa parents, ano, bilang, alam ba, infant ka. So, ayan, parent-infant bonding, social cordiality, and many other intimacies as well. And nga, friendship. So, yun ang focus sa attachment. Alright. So, next. Eto na. Ano ba yung brain chemicals na gumagana sa attachment? The two primary hormones here appears to be oxytocin and vasopressin, which create the desire to bond, affiliate with, and nurture your partner. So, kapag sinabi natin oxytocin and vasopressin, tinatawag siyang cuddle hormones. So, kapag ang idea, ano nga ba kapag sinabing cuddle hormones? Like dopamine, ano, oxytocin din ay produced by the hypothalamus and released in large quantities during sex, breastfeeding, and childbirth. So, yun yung mga common, ano? Okay? So, na may re-relate natin dun sa oxytocin. So, ayan. Now, sige, next. Ano pa bang nakalagay dyan about sa attachment? So, sige, bigyan muna natin ng linaw bago tayo dumako dito. Actually, itong susunod yung parang summary, ano, nung tatlo. So, dito kasi sa attachment, bagaman actually wala naman masyadong paliwanag din dito, ano, ang idea nga, ano, ang focus nga long-term relationship. So, yung oxytocin, cuddle hormone. So, yun ang tinutukoy natin dyan. Cuddle hormones, nagiging active. Okay, yung brain chemicals natin, oxytocin, vasopressin. Halimbawa, kapag ka nagkakaroon ng bonding with our loved ones. Okay, so mga ganun lang naman ang idea ng attachment. Sige, next na nga tayo. Ano? Understanding the signs of lust, attraction, and attachment can help a person develop more realistic expectation of their relationship. Ayan, kaya mahalaga na naintindihan natin, ano, yung mga pagkakaiba ng stages of falling in love. Ano, yung mga lust, attraction, and attachment. That can help you as a person to develop more realistic expectation. Para alam mo na kung ano ba yung expect mo sa relationship. Kung meron ka mga relationship na yun, ano. Pero yan, ano, yun ang ating tinutukoy dyan. Siyempre, iba't iba naman yung relationship na tinutukoy natin. Hindi lang naman romantic. Siyempre, about sa friend, about sa ating mga kabarkada, yan, mga ganun. About din sa ating parents, yan. Iba't iba yung relationship na tinutukoy natin dyan. Baka kasi isipin natin, pang romantic relationship lang. Hindi. Kaya nga dito sa attachment na sinatawag natin, pwede rin siya magpatak sa parents to infant or yung relationship mo sa magulang or sa friendship or sa kakaibigan mo sa ibang tao. Okay? So, yung mga ganong usapin. Whereas yung mga nauna, more on romantic kasi ano. Yun. So, ayun lang naman. Next. Ito, research na actually. Ano? Research na ito.
na si Robert Palmer compares love with attraction. Nag-conduct siya ng study. Sige, basahin natin. Ano? This was verified a study in which 17 participants who were madly in love. O pinag-aralan yung mga tao madly in love. Ano? 17 na participant. Ano? Okay, 17 na madly in love were asked to go to the laboratory and brings a picture of their loved ones. Talagang, kumbaga, requirement, magdala ka ng picture ng iyong loved ones bago ka mag-participate sa experiment na ito or sa study na ito. Participants were placed in a brain scanner, MRI. So, ibig sabihin, functional magnetic resonance imaging. Ito yung, kumbaga, machine na nagme-measure ng brain activities. Makikita yung mga pictures ng a certain point or certain area of your brains, ano, kung ano yung part na nagpa-function or umiilaw, gumagana. So, fMRI ang tawag. Ano? Yan. Which measure the neural activity of the brain na rin. Okay. Their brain activity was recorded that when participants gazed the photo of their beloved, regions in the brain were activated. Oo. So, kapag ang idea, kumpara sa normal, ano kasi siya, syempre naman, ipepresent sa kanila yung something normal na picture na random person or ibang tao. And then next, ipepresent naman yung picture ng kanilang mahal sa buhay. So, dun sa study na yon, okay, mas matagal daw yung pagtingin, syempre, kapag ka-loved ones mo, mas matagal na titingnan mo yung picture niya. Kumpara dun sa ibang tao, anin mo, ginaman yung ibang tao, hindi mo naman kilala. Titingnan mo lang saglit. Ganun ang idea. Kahit hindi kailangan na study, yun ang mapapaisip natin. Anyway, those parts are closely associated with the anticipation of reward and with focus attention. Yun na nga, no? Papasok na rin yung idea ng dopamine. Something rewardful para sa iyo, di ba? So, ayan. This is the dopamine. Yun na nga pala, no? Nakalagay din pala dyan. This is the dopamine system in the brain, which is the same in both in pleasure and addiction. Ayan nga pala, ano? Sige, mamaya, bigyan natin ng mas detalyado ano, na pagpapaliwanag yung dopamine. Fisher et al. Concluded that rather than defining love as an emotion, being in love can be considered a strong motivation. So, yun naman pala daw, ano? An addictive craving to be with the other person. Hindi lang siya basta emotion yung love. Kapag ka being in love ka daw sa ibang tao, ay hindi lang siya basta emotion. Kundi, meron daw strong motivation kung bakit mo siya minamahal. Ano? Something like that. Okay? So, ayan. Next, love can be characterized by concern for others' well-being, a desire for physical presence and emotional support. In a study of Watenov in 1979, though sex is an important component of romantic love, ayan, 95% of women and 91% of male respondents did not agree with the statement that the best thing about love is sex. Ayun naman pala, no? Kahit paano nakikita natin, base sa statistic dati, ano? In the study of 1979. Siyempre, sa ngayon, iba na, no? Pero ang pinaka-idea, majority talaga, na masasabi natin na hindi sex ang makapag-satisfy sa atin when we talk about love, ano? Kaya nakalagay dyan, did not agree with the statement that the best things about love is sex. Kundi talagang love and care and understanding yun talaga. Hindi sex. Okay? So, yun. So, ngayon sa study. Next, eto. Kumbaga, in summary. Anong una, it talks about lust. Ang sex hormone na gumagana, testes, and, I mean, yung sex reproductive system part, ano? Yung testes and ovaries. And then, yung sex hormones na gumagana, we have testosterone and estrogen. Yan yung last, yung letter A. The testes and ovaries secreted that sex hormone, testosterone, and estrogen. Driving sexual desire. Okay? Driving sexual desire yung dalawa. Na testosterone and estrogen. And B and C naman, dopamine, and oxytocin and vasopressin are all made in the hypothalamus. Kaya nga medyo common itong dalawa, no? I mean itong tatlo. Medyo magkakapareha siya. A region of the brain that controls many vital functions as well as emotion.
So, sa attraction, mataas yung dopamine. And then, sa attachment, mataas yung oxytocin. Next, we have several of the regions of the brain that affect LAMP. Lust and attraction shut off the prefrontal cortex of the brain, which includes rational behavior. Ito, maganda. Something interesting ito. Kapag ka daw lust and attraction ang gumagana, di ba yun yung pinakauna stages of falling in love, lust and love, romantic entanglement, okay? So, ang idea daw niyan, nasha-shut off yung prefrontal cortex mo. Meaning to say, ang prefrontal cortex, kung ating babalikan, responsible siya sa rational thinking, logical thinking. Ibig sabihin, hindi ka nakakapag-isip ng tama. Okay? Which means, in short, it makes us dumb. Love makes us dumb. Kaya para daw nagiging blank tayo kapag ka na-in love. Kasi nga, yung prefrontal cortex natin, hindi siya gaanong nagpapangsyon. Mas nagpapangsyon yung ibang emotion natin, ano? Kumpara sa rational thinking. Kaya tayo something na nakakagawa na something na hindi na ayos, hindi na tama. Kasi mas sinusunod natin ang emotion natin over our thinking. Okay? Kailangan balance yung thinking at emotion. Yung brain sa heart. Something like that, symbolically speaking. But when we talk about love, hypothalamus talaga yung gumagana. Sinisymbolize lang yung heart. Pero kaya kung mapapansin nyo, di ba, sa kasabihan, sinasabi ng iba, I love you from the bottom of my hypothalamus. Kasi yung hypothalamus yung gumagana kapag pinag-usapan na yung love. Hindi yung heart. Symbolic lang yung heart. Pero kung titingnan natin specifically, ano, literally, yung hypothalamus ang gumagana kapag tayo na-feel in love. Ngayon, lust and attraction shut off the prefrontal cortex of the brain. Yun na nga yung sinasabi natin, ano yung part of the brain natin na kumbaga nag-shut off. Okay? So, ayun. So, kapag lust and attraction ang gumagana. Okay, so sige, next. Nakalagay dyan, have you ever done something when you were in love that you were regretted? Kung baga nagsisi ka, no? Kasi nga, napamahal, no? Something like that. So, kaya talaga, iba yung, ano, yung function ng ating brain. Iba't iba yung function ng ating brain, of course, naman, ano? Different part of our regions, ano, na sinasabi natin. Na responsible sa ating action. Kung ano man yung ating ginagawa or ating ginagalaw. So, kaya mahirap, kailangan talaga balance, ano, yung ating decision, ano, sa ating buhay. Na hindi natin na masyadong pairalin yung sabihin na nating love or yung lust and attraction. Okay, anyway, moving on. Ito nakalagay dyan, dopamine which runs the reward pathway in our brain in great and moderate doses, helping us enjoy food, exciting event, and relationship. However, we can push the dopamine pathway too far when we become addicted to food or drugs. Similarly, too much dopamine in a relationship can underlie unhealthy emotional dependence on our partner. And while healthy levels of oxytocin help us bond and feel warm and fuzzy towards our companion, elevated oxytocin can also fuel prejudice. So dito kasi, itong dopamine, meron research din dyan nagsasabi, ano, related dun sa addiction. So kapag moderate lang yung dopamine level mo, so nakakakain ka ng ayos, na-enjoy mo yung pagkain mo ng food, okay? So at saka yung, limbawa, nasa event ka daw, so na-enjoy mo yung karanasan mo doon, okay, sa event, okay, na iyong inatandan. At maging sa relationship, okay naman, tama lang. At maging sa pagtitake ng gamot. Ngayon, kapag ka nasobrahan ka ng dopamine level, ang idea dyan, so, hindi na balance. Ibig sabihin, masyado ka ng, kumbaga, yung pag-intake mo, halimbawa ng drugs, ay nagkakaroon na ng sobra. So, drug abuse na, no? Or, halimbawa na lang sa pagkain.
Diba kapag ka normal yung dopamine level mo, tama lang yung pagkain mo. Kapag ka naman hindi normal, ng idea masyado mataas yung dopamine level mo, nagkakaroon na ng binge eating na tinatawag. Sobrang kain ka ng kain, hanggang sobrang tumaba ka na, yan, ganun. Dahil nga stress ka, no? So, yun ang idea natin dyan. So, and also, kapag ka naman nga nagtetake na nga ng drug, kagaya na sabi ko kanina, so parang, na-addict ka na, drug addict na, kumbaga, no? Paulit-ulit ka na lang nagtetake ng drugs. So, yun ang ibig sabihin dyan. Now, kumbaga, kung i-apply natin sa relationship daw, sa ngayon sa nakalagay dito, so kapag ka nasobrahan tayo ng dopamine, para bang dyan na na-apply yung idea ng adultery, jealousy. So masyado ka nang nagseselos, kunting something na nakita mo lang na hindi tama, ay sobrang nagselos ka na or what, dun sa, halimbawa, mag-asawa, dun sa partner niya, something may nakita na something tumingin lang dun sa iba, ay nagselos ka agad, something like that, ano? So nagiging hindi na balance. So kapag ka masyado mataas yung dopamine. So ayan, ano? Kailangan talaga balance. Yan ang tinitingnan natin ha, sa dopamine. So maganda na ating malaman din yan yung mga ganyang bagay. Kaya nakalagay yan, too much dopamine or oxytocin compare sa ideal dopamine and oxytocin. Dapat balance lang talaga. Kaya kung mapapansin nyo ano, doon sa iba, agaya nga nang sabi ko sa illustration dati, kapag halimbawa mataas yung dopamine mo, tapos mag-asawa, ano, halimbawa may asawa ka, halimbawa lang, ano, tapos, mataas masyado yung dopamine mo, konting galaw lang na asawa mo, tinitingnan mo, ano, naghihinala ka or what. So, na maaaring pagkakataon. Doon sa iba, mga pagkakataon na pinapatay nila, sinasaktan niya masyado yung asawa nila. Or to the some extent talaga pinapatay. Kasi nga, dahil lang sobrang pagsiselos. So, ayun. Kaya too much love will kill yung ano. Ayan, kung ating may ikokonekta. So, kaya kailangan balance lang yung dopamine. So, ayan. Anyway, next, ito na. The psychology of love shows that there are psychological theories that would explain why people fall in love. Okay, so, dako na tayo dito ha. So, ano daw, ano yung psychology? The psychology of love shows that there are psychological theories that would explain why people fall in love. Una, may tinatawag tayong behavioral reinforcement theory. So, nakalagay dyan, when someone receives a reward such as free ride or other favors from another, a positive feelings may be experienced. The better the feeling associated with the behavior of a person, the more likely it is for the behavior to be repeated. So, ang idea kasi na sinasabi natin sa behavioral reinforcement theory. So parang nasasanay na at kapag ka nasasanay na, tumitibay na yung behavior. So more likely napapaulit-ulit na. So let's say for example yung lalaki since nag-effort siya doon sa babae, halimbawa naliligo pa lang. Dahil na feel ng lalaki na appreciated siya sa kanyang nagagawang effort, kaya in return paulit-ulit niya itong gagawin. Okay? So, parang ganun ha, yung idea sa behavioral reinforcement theory. So, dahil na-feel na lalaki na appreciated siya sa kanyang effort na ginagawa dun sa babae na naliligaw pa lang siya. So, kaya pa ulit-ulit niya rin gagawin o itinutuloy niya yung kanyang paliligaw. Ano? Pag-court, kumbaga. In return naman, dun sa side ng babae, dahil na-feel niya, talaga masugid ito. Talagang dire-diretso ito or tuloy-tuloy ito sa kanyang effort na ginagawa para sa akin. Kaya sasagutin ko na. Something like that yung mga linyahan, kumbaga, no? So, pero it takes some years din sa iba. Okay? Pero yung iba naman, unting ano lang, sagot agad. So, pero mas maganda siyempre yung matagalan. Kasi nga, sabi nga natin, kapag ang isang bagay makukuha mo ng mahirap or matagal, in return, mas magiging maganda yung kalalabasan nito. Whereas kapag nakuha mo isang bagay na mabilisan, more likely, madali siyang mabuwal or madali siyang mawala or maglaho. So kaya mas maganda yung mas matibay yung foundation, mas matagal bago mo siya nakuha or napaghirapan talaga. So mga ganong bagay. So yan, papatak siya sa behavioral reinforcement theory
nating tinutukoy. Okay, so ngayon, next na tayo, we have physiological arousal theory. So dito sa physiological arousal theory, ano ba yung tinutukoy natin dyan? This explains the most acceptable theories about emotions. The body experiences a physiological change first, then people assign an emotion to that physical sensation. It is based on the interpretation of the brain. Dito kasi, tumutukoy sa physiological arousal theory natin sinasabi ay, halimbawa, ano? Halimbawa lang daw, merong spider na bumagsak. Halimbawa, sa harap mo. Halimbawa, habang nakikinig ka ng lecture, okay, habang nakikinig ka sa lesson ito, hindi naman sa natakot kita. Sige, ipis na lang. Halimbawa, ipis may bumagsak sa iyong harapan. Ngayon, syempre, ang iyong feeling, something gumagana yung stress reaction na natatakot ka, baka lumipad sa mukha mo, so medyo kinakabahan, or kinakabahan ka, no? Tumitibok ang puso mo, okay? So kasi, papalapit na sa iyo, anong gagawin mo? So na-corner ka na ng ipis, so, ikaw ang kinorner ng ipis, ano? So something like that. So yan, kumbaga, illustration lang yan, ha? So ganun. Kumbaga, yung iyong normal reaction ay kinakabahan ka, so tumitibok ang iyong puso na mabilisan, ano? Nagpapanik ka. The same as kapag ka, when you feel in love, yun, ang parang ang idea, the brain would interpret that emotion associated with that experience as the feeling of fear kasi natatakot ka. So, pero the same yung physical reaction mo kapag ka when you feel in love. So, on the other hand, halimbawa naman, nakita mo si crush mo, maiba tayo ng usap. So, ngayon, habang nakita mo siya, biglang tumigil lang iyong muntok. Okay? Struck in the moment, kumbaga, no? So, and then, nung papalapit na siya sa iyo, kasi dumaan lang pala, no? Akala mo kakausapin ka. Ay, biglang tumigil ang mundo mo, kinabahan ka, medyo pinagpawisan ka, tumitibok masyado, ang puso mo na mabilis, tapos, ayan, hindi ka na makahinga, no? So, mga ganun, kinakabahan ka. Pero, yung ganong eksena, yung iyong brain, the brain would have different interpretation. Yun na ngayon yung the feeling of love. So, kung makikita natin, ang idea, the same yung experience mo, yung physical reaction mo, pero yung emotion na ang idea kung saan siya mag-interpret ng brain mo, kung love ba siya or fear, yun. Doon natin na-differentiate between the two. Okay? So, yun lang naman yun, yung physiological arousal theory na tinutukoy natin. Alright? So, kung ano yung ma-interpret ng ating brain, kung love ba siya or fear, but the same physical reaction. Okay? So, ayun. Next, we have evolutionary theories. This explains that love arouses due to socio-biological needs. Males tend to look for young, healthy females, males to carry their offspring. Females prefer males who have resources to support them and their offspring. Ayan, evolutionary theories ang tinatawag dyan, ha? So, mas tumitingin daw ang lalaki sa mas bata sa kanya. Men tend to look for young, healthy females, males to carry their offspring. Okay. Parang ang idea dyan, parang kung ano yung mas common na mga lalaki daw mas tumitingin sa mas bata sa kanya. Ako personally, oo, tama naman. Kung ano yung mas bata, yun ang aking pinipili. Kapag when it's come to partner. Anyway, so something confidential yung mga ganyang bagay. Females prefer males who have the resources to support them and their offspring. Based on social psychological data from Rosenthal, the factors that would determine with whom people fall in love are? Ano daw yun? Una, ito yung pinaka-common, physical attractiveness. Siyempre, kapag ka na-attract tayo sa mga tao, or sa tao ha, diba, crush or what, so, ang unang tinitingnan niya, yung itsura niya.
kung ano yung, kung gaano kaganda or kung gaano kagwapo, no? So kalimitan sa mga tao, ganyan ang tinitingnan eh. So, pero kung ating titingnan na malalim, masyadong mababaw. Kasi, ganun rin ha, i-connecta ko lang. Meron kasi nagsasabi sa research, ang tawag doon, So, basta, ano, ang idea doon sa research na yun, dito sa physical attractiveness, kapag daw nakita mo yung tao na something physically attractive, parang ang idea niyan, malilabelan mo siya na mabait, matino, kasi nga, dahil maganda siya or gwapo, so parang mapapaisip ka, ah, mabait yun, ah, matino yun, ah, mapagmahal yun, kasi gwapo siya eh, kasi maganda siya eh, okay? So, yun. Yan ang tinatawag natin sa physical attractiveness na kung i-relate natin na dun sa mga study or research. So, may tawag dun eh. Nalimutan lang natin. So, anyway. So, huwag na natin masyado i-recall. Baka magtagal pag ni-recall ko. Ano. Anyway, sige. Next. Next na tayo. Ano? Reciprocity. People tend to like an individual who also like them. So, ito yung napakasimple, reciprocity. Kapag gusto ka ng tao, kapag gusto mo yung tao, tapos gusto ka rin niya, no? So, ganun lang ang idea, kumbaga, mutual feeling. So, the same yung feeling ninyo with each other. So, yun ang tinutukoy natin dyan, ano? Sa reciprocity. People tend to like an individual who also like them. So, kapag gusto ka ng iba, kapag ka na-feel mo na belong ka, so magaan yung loob mo na magugustuhan mo din sila. Something like that, ano? Hindi naman siya bago sa atin, no? Reciprocity. Next, we have proximity. Being around anytime, physically or virtually. Ito naman, ang sinasabi natin diyan, yung malapit lang sa inyo or nakikita mo siya. Kaya mahirap daw yung, halimbawa, distance relationship, ano? Yung parang malayo talaga, okay, yung relationship. Ang nangyayari dyan, kalimitan. Pero hindi naman pala kalimitan. Pero madalas na rin, ano, parang hindi ganong ka-warm, okay, yung relationship kapag ka malayo, yung iniibig mo. So, kaya nakalagay dyan, proximity being around anytime, physically or virtually. Meron din nagsasabi dun sa research, halimbawa, physical proximity. Halimbawa, sangayon dun sa research, kapag ka yung mukha nung iniibig mo or attracted ka dun sa mga tao na something na parehas yung physical proximity ng magulang mo. Alam ba, parehas ng shape ng mukha dun sa iyong partner. Something like that, ano? Yan, proximity. Akin lang kinonekta, bagaman walang nakalagay dyan sa module. Pero naalala ko lang dun sa study, okay? Yung mga proximity, physical proximity na sa mga mukha. Base sa research siya. Pero tinutukoy naman dito, being around anytime physically, yung mismo mong nakikita or what. Tinutukoy yung availability dyan. Ano? So, ayan. And then, next, we have, and the last, similarities. So, same age, religion, education, race, physical attractiveness, intelligent, and socioeconomic class. So, dito naman, mas na-attract daw tayo sa mga tao na hindi nagkakalayo sa ating edad. Same age, ano? Religion, umpares ng religion ninyo, ano? So, ayan, dun sa mga ibang religion, talaga maikpit. Kung hindi ka pares ng religion, hindi pwedeng magsama. Okay? So, education, yan, tinitingnan din natin yan, ano? Halimbawa, kasing taas ng pinag-aralan mo, yan. Tapos, race, physical attractiveness din. Halimbawa, kapag ka kasi level ng physical attractiveness mo, halimbawa, gwapo ka. Di dapat maganda rin, syempre, yung partner. Pero depende naman yan sa tao. No? Pero yan yung mga common, ano? Yung similarities. Yan ang pinag-usapan natin dyan. Then, intelligence. Tinitingnan din natin dyan, alam ba, the same level or hindi naman nagkakalayo yung intelligence level ninyo. Parehas, halimbawa kayo na matalino or what. So, ako, no, personally, syempre, ang hinahanap, syempre, ano, kapag pinag-usapan natin ng ganyan, syempre, mataas yung intellectual level, ano? Something like that, ano? Anyway, kasi, halimbawa lang, ano? Yung tao, something na hindi ganong kataasan, average lang. Or sabihin na natin, halimbawa lang, yung tao,
isang tao, halimbawa male, sobrang taas ng kanyang intelligence level, ano, mataas yung IQ or what, no? Something like that. Ngayon, syempre, commonly sa kanya, hanapin niya yung halos same level niya. Alam naman hanapin niya yung mababa na something low level IQ, something like that, or average lang. Something like that. Kasi, kapag nakasama niya yon, halimbawa, yung something na babae na low level IQ or average lang, ang mangyayari, lagi sila mag-aaway kasi hindi nagkakaintindihan eh. Kaya, ang tinitingnan natin dyan sa similarities, yung same level lang, or yung range, mas maganda kung hanapin kung ano yung mas same sa range natin. Something like that. Para mas magkaintindihan, mas magkaunawaan ka agad. Something like that. Kaya maganda na ganun. Ano? So, ayan. And so, sa economic class, kaya nag-aaway kasi yung iba madalas. Kasi nga, hindi nagkakaintindihan. Kasi iba yung level ng utak at iba yung level ng paniniwala, belief, or what. Okay? Kaya mahalaga talaga kung pipili ng partner or what. Mas maganda yung similar. Ano? Similar yung intelligence. Okay, mga ganun. So, anyway. So, yun lang naman. Socioeconomic class. Depende pa rin naman yan, ano? Depende. Merong tao nagkakagustuhan sa magkakaiba yung level. Maging sa class, social class, anong taong mahirap dun sa mayaman, nagkagustuhan, mga ganun. Which talagang okay naman, ano? Depende pa rin yan sa tao. Pero, kung titingnan natin dun sa iba, mas maganda raw kapag similar. Mas nagkakaroon ng mas magandang relationship daw kapag mas marami kang pagkakaparehas dun sa taong iniibig mo. Oh, ganun. So, yun lang naman ang aking discussion about yan. The psychology of love shows that there are psychological theories that would explain why people fall in love. Something interesting siya, no, di ba? So, yung mga sunod na discussion or continuation nito actually ay inilagay na lang natin sa handout. Ano? So, bibigyan ko na lang kayo ng copy. Okay? So, ayan. Diyan nagtatapos ang ating lesson para sa understanding the chemistry of lust, love, and attachment. I know talagang, kumbaga, na-feel natin na something maganda rin itong usaping ito. Kasi about sa love na eh. Okay? So, salamat sa ating pakikinig na rin. At least, alam ko may natutunan tayo na panibago with regards to this discussion or this topic. Okay? So, thank you for listening. Have a nice day. Keep safe, everyone. And God bless.